So, panibagong gadget naman guys ang pag-uusapin natin, tablet naman this time. Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give detectives reviews and guides. At ito ay ang Huawei MatePad 11. Tara, try natin to. So, ayan guys, first time nating magre-review ng tablet dito sa ating channel. And to be honest guys, medyo matagal-tagal na rin ako hindi talaga nakapag-dive into tablets kasi masyado akong napa-focus sa mga laptop nga. So, anyway guys, buti na lang andyan ang ating Huawei MatePad 11. So, hopefully dumami yung mga tablet reviews natin in the future. Anyway, simulan muna natin syempre by checking out the contents of the box of our Huawei MatePad 11. Lalo na para sa mga interesadong kunin ang tablet ito. So, for this one guys, kapag binuksan natin ang ating box, unang bubungad sa atin ay ang kanyang card kung saan nakasulat yung how to find apps, which is referring to Huawei App Gallery nga. Kasi for the Huawei MatePad 11, eh, madadownload nga natin ang mga apps niya through Huawei App Gallery. Other contents pa guys, underneath niyan, syempre ang ating Huawei MatePad 11 na unit covered in protective plastic. Pero syempre, bago tayo mag-focus dyan, dun muna tayo sa iba pang mga contents ng ating box. Other contents yan guys, may kita natin dito sa kanyang mas malaking box or compartment, ang kanyang SIM ejector tool na actually hindi siya para sa SIM natin, pero para doon sa kanyang slot ng micro SD for expansion ng kanyang memory. And other contents pa nito, dito na nakalagay ang ating Huawei M Pencil 2. So at least nakakatuwa na included na ang stylus for this tablet. Tapos other contents pa niyan, ang ating mga documents, ang mga extra tips ng ating stylus, and then ang kanyang USB Type-C na charging cable. Doon naman sa kabila, which is ang kanyang pull-out compartment, ang kanyang charger. So yun na guys, lahat ng contents ng box natin. Ngayon, pwede na makapag-focus dito sa ating MatePad 11 na unit mismo. And from the name itself, kaya nga 11 kasi isa siyang 11-inch tablet. Well, to be specific guys, 10.95-inch ang kanyang screen na 120Hz IPS LCD display. So, meaning mataas na naman ang refresh rate na tablet na to. Syempre, maganda at very smooth ang ating experience. Syempre, bagay na bagay para doon sa mga naghahanap ng very premium na experience when using their tablets. Ang mas nakakatuwa pa dito sa ating Huawei MatePad 11, meron siyang apat na magkakaibang speakers. So, kung naka-portrait orientation tayo dito sa ating Huawei MatePad 11, dito sa top side natin, meron tayong dalawang speakers, tapos dito naman sa baba, meron tayong dalawang speakers pa. So, stereo speakers ito, syempre, adding more immersive experience kapag ginagamit nyo ang inyong Huawei MatePad 11. Yung natuwa pa ako is yung lakas ng speakers natin. Kasi malakas siya enough na kahit meron ka mga background noise, talagang ito pa rin for sure ang maririnig mo. Aside pa dyan, yung audio quality mismo ng MatePad 11, maganda yung bass natin. So, para sa mga bass head dyan, for sure matutuwa kayo dito. Kasi actually, even in laptops, hindi ganito kaganda ang audio quality ng kanilang mga speakers. Hey, you wanna come in? Aside pa dyan, dito sa gilid ng ating Huawei MatePad 11, again nga, kung naka-portrait orientation tayo guys, dito sa kanyang right side nandyan ang kanyang mga volume buttons, sa top side naman nakalagay ang kanyang lock button na power button na rin as well. Left side natin, of course, ang kanyang micro SD port nga or micro SD tray. Tapos, lastly, dito sa bottom part natin, aside pa nga dun sa dalawang speakers na nakukuha natin, ang kanyang USB Type-C port. For the backside natin guys, powdered metal finish yan in matte gray color. So, very classy at para doon sa mga mahilig nga sa mga ganito na medyo neutral color lang, talagang magmamatch yan sa any gadget na meron kayo. Unfortunately, kung medyo gusto nyo yung colorful na tablets, wala tayong other color options for the Huawei MatePad 11, pero hindi naman ako magre-reklamo kasi gusto nga yung color na nakukuha natin for this one. With the design, masasabi kong classy, sleek, pero still nothing new for the Huawei MatePad 11. For the camera naman guys of the Huawei MatePad 11, syempre hindi pwedeng mawala yan sa mga tablets natin nowadays. Para sa rear camera natin, meron tayong isang 13 megapixel camera. Tapos, sa harap naman, meron tayong 8 megapixel front-facing camera. And for the camera performance, guys, ito ang mga samples na meron tayo. For the Huawei MatePad 11, guys, masasabi ko na good enough ang mga photos na nakukuha natin. Surprisingly good ang front-facing camera natin. Better than most cellphones at perfect na perfect para sa mga gusto sa atin na gamitin siya for online classes. Para naman sa rear camera natin, masasabi ko na good enough ang quality ng ating rear camera to the point
na actually ako yung na-surprise na for the price point of this tablet, ini-expect ko hindi ganun kaganda ang camera performance niya, pero nakakapag-deliver pa rin naman ito. Pwede natin siya magamit whenever we are taking photos na magagamit natin kung may papakitaan tayo ng surroundings natin, pero hindi ko masasabi na sobrang ganda niya enough para magamit mo siya as main camera for content creation talaga. So doon naman tayo of course sa question na ano nga ba ang ma-offer sa atin ng Huawei MatePad 11? Ano nga ba madalas ang purpose ng mga tablet over laptops? For tablets nga, if meron kang additional attachment katulad ng meron tayo nito ngayon, which is ang kanyang smart magnetic keyboard, eh madali natin mako-convert ang ating tablet into a laptop. Madalas naman kasi before, ang pinaka-struggle talaga natin with tablets is yung pagta-type natin. Of course, with the smart magnetic keyboard, mas mapapadali nito yung pagtatrabaho natin sa ating Huawei MatePad 11, allowing us to easily use apps katulad ng Word, o kaya mag-email, o kaya mag-type. Ang natuwa pa ako sa keyboard niya, eh relatively meron tayong magandang key travel, kung saan may key travel tayo. Ibig sabihin kasi, comparing to other tablets sa mga keyboard na attachments nila, eh napakadalas na encounter ko na napaka-flat talaga ng mga keyboard nila, kung saan hindi maganda yung typing experience at all. But for the smart magnetic keyboard na Huawei MatePad 11, so far so good ang experience sa akin para kang nagtatype sa isang manipis na keyboard. Relatively okay, again nga para sa isang tablet experience. Aside pa dyan guys, with office work din, ang maganda dito is if ikaw man ay gumagamit ng other Huawei devices, eh pwedeng-pwede din ang ating Huawei MatePad 11 sa Huawei Share. And nasabi ko na nga guys, nakakatuwa ang Huawei Share nga kasi mas napapadali nga nito ang pag-share natin ng mga files from one Huawei device to another, and at the same time nakakapag-cash din tayo. So kung sakali man na meron kang Huawei phone na gusto mo, mas lumaki yung screen at mas maging immersive ang experience, eh bagay na bagay sa'yo ang Huawei MatePad 11. And with the specs na meron tayo, kung saan meron tayong Snapdragon 865 na chipset, 6GB of RAM, and then 128GB of internal storage, eh talaga nga namang magandang performance ang ma-expect natin for the Huawei MatePad 11. So far, so good ang experience ko dito sa ating MatePad 11, kung saan smoothly naman nagre-run at wala tayong glitches na nakukuha. Hindi rin nagsastutter ang ating screen whenever na gumagamit tayo ng maraming apps. So at least if ever naghahanap ka ng isang smooth experience sa isang tablet, eh for sure, madedeliver naman yun sa'yo ng Huawei MatePad 11. Kung sa kali naman na gusto nyo gamitin ng inyong Huawei MatePad 11 for gaming, kasi meron akong alam nga na sa atin mas prefer maglaro using their tablets over their cellphones, eh pwede rin yan kasi makakapag-download pa rin kayo ng games through the Huawei App Gallery. Gaming on this tablet guys with a Snapdragon 865 chipset, and no question na naman na makakapaglaro kayo ng maayos with this tablet. Actually nakakatawa experience ko kasi nga syempre na ma-max yung settings natin for the Huawei MatePad 11, and with 120Hz display at saka ang ating apat na speakers, eh talaga nga namang smooth na nga ang gameplay mo at sobrang immersive pa ng iyong experience. Dagdag mo pa dito, syempre yung napakalaking screen ni real estate mo. So talagang kain na kain ka kapag naglalaro ka using your Huawei MatePad 11. Kakibit pa niyan ang paggamit natin ng Harmony OS nga na sa mga panibagong Huawei devices, eh talaga nga naman nakakatulong sa mas pagiging smooth na experience natin overall sa mga Huawei devices. Since local OS ang ginagamit natin sa ating device, eh syempre, mas seamless ang ating experience, and ako so far, natutuwa naman ako dito. For sure, in the future, mas may improve pa ng Huawei yung ating mga features that comes along with the Harmony OS para talaga mas ma-maximize pa natin ang ating devices. So anyway guys, moving on nga, eh nagdagdag pa ng mga feature ang Huawei dito sa ating device para mas maging productive tayo. And for this one guys, nakakakuha nga tayo ng multi-window feature para talaga mas ma-utilize natin yung screen real estate na nahahatid sa atin ng isang tablet. Since nga, mas malaki yung screen natin, pwede mong i-divide yung space into different windows para at least 2 or more apps pa ang pwede nating magamit with our MatePad 11. So, para sa mga mahilig mag-multitask gan, eh talaga nga namang napaka-perfect ng ganitong feature para sa inyo. Aside pa dyan, eh meron din tayong app multiplier na nakikita natin sa ibang device, ang tawag nila app cloning, na ang maganda dito para sa app multiplier nga, eh pwede mong gamitin ng isang app simultaneously in different areas para mas mapabilis pa or mas maging productive pa talaga ang pagtatrabaho mo using those apps. So for the Huawei MatePad 11 na tablet, ikita na kagad natin na ang target talaga or ang focus talaga ng Huawei dito is para doon nga sa naghahanap ng isang productivity device. And so far,
So good naman ang aking experience with the Huawei Mi Pad 11. And kung sa productivity ay natutulungan tayo ng smart magnetic keyboard ng Huawei, eh for creative naman or sa creative side naman ng Huawei Mi Pad 11, natutulungan naman tayo nito, which is ang Huawei M Pencil 2, yung local stylus na ginagamit ng mga Huawei devices. With a 2 millisecond response, eh parang ang experience mo talagang normal na nagsusulat or nagdo-drawing ka lang talaga. And para sa akin, ganun nga naman talaga ang experience ko dito sa ating Huawei M Pencil 2. It looks like a pencil, it works like a pencil. Which is yun yung goal naman talaga ng Huawei dito sa kanilang M Pencil 2. Syempre guys, with a stylus, mas mapapadali yung pagdodrawing or paggawa natin ng mga design sa ating mga tablet. Mahirap din naman kasi na mouse lagi ang ginagamit mo whenever you are doing designs kasi mas madali syempre na gamit natin yung kamay natin. Pero hindi lang guys, for creative use natatapos ang Mate Pad 11 as well as ang kanyang M Pencil 2. For the M Pencil 2, meron din tayong mga iba't ibang free script functions na magagamit mo na para ka talaga nagsusulat using your M Pencil 2 at ma-apply niya ng maayos sa kanyang mga apps, sa kanyang keyboard, para naman talaga para ka lang gumagamit again nga ng pencil. So far natuwa ako overall sa experience ko with the Huawei Mate Pad 11 and ngayon nakikita ko na bakit nga meron ng mga tao na tablets na yung prefer over sa laptops kasi meron talagang specific use ang tablets na nababagayan ng lifestyle o kaya work style ng iba sa atin. Ngayon para sa mga features na nahatid sa atin ng Huawei Mate Pad 11, syempre, magkano nga ba ang tablet na to? So for the Huawei Mate Pad 11 guys, locally ang SRP natin dito ay 26,999 pesos. Pero again nga, noting na with the 26,999 pesos, eh meron na tayong kasama na M Pencil 2 na nakakalaga na 5,999. Unlike before na kapag bumibili ka ng tablet, eh separate pa yung pagbili mo ng mga stylus nga. At least for this one, eh meron na kagad additional functionality na nakukuha mo kapag kinuha mo ang iyong Huawei Mate Pad 11. Aside pa dyan, meron pa tayong iba't ibang mga promos kapag kinuha nyo ang ating Huawei Mate Pad 11. Kung saan meron tayong mga freebies na kukuha. Alam nyo naman, pag Huawei yung nagbebenta, eh madalas may promo, madalas may freebie. So at least, even with the Huawei Mate Pad 11, eh hindi nalang tayo tinipid. Kung saan may libre na tayong keyboard, may libre na tayo na case, at iba pa na ilalagay ko na lang yung link down below kung sakaling interesado kayo. Again nga, for Huawei products, pwede nyo makuha sa Huawei physical stores natin. And if ever na gusto nyo naman bumili online, meron din tayong Huawei official Lazada store. Ilalagay ko yung link down below. Meron din yan sa Shopee at saka meron din yan sa kanilang Huawei website. If ever man na nagtataka kayo paano natin nilagyan ng apps ang ating Huawei Mate Pad 11, eh of course nga sabi ko kanina, pwede natin yan ma-download using ang ating Huawei App Gallery. And majority ng apps na nakalagay dito ngayon, eh na-download natin through the Huawei App Gallery. Mga apps katulad ng TikTok, Mobile Legends, Lazada, Shopee, yan lahat eh available sa Huawei App Gallery. Kung sakali man na meron kang app na hinahanap at hindi mo mahanap sa Huawei App Gallery, eh pwede mo naman gamitin yung Huawei Petal Search, tapos dun mo i-search yung app na meron ka para ma-download ito, or kung sakali man na hindi downloadable ang app na yun, eh pwede mo naman i-check ang website niya, tapos i-save mo yung website as an app or as an icon para straight to that website ka na whenever na i-click mo yun. For Google Apps naman, which is yung concern ng karamihan sa atin, again nga, pwede nyo i-save yung website as an icon dito sa ating Huawei Mate Pad 11 through Huawei Petal Search, or kung sakali man, eh pwede nyo rin naman i-try yung ginawa ko, which is nag-download ako ng GSpace para from there, eh makakalogin ako sa aking Google account at saka Google Play Store at makaka-download ako ng mga Google Apps dun na nagagawa ko na dito sa aking Huawei Mate Pad 11. Anyway guys, kung interesado ka sa Huawei Mate Pad 11, masasabi ko na so far so good ang experience ko at natutuwa ako na finally nakapag-review na rin tayo ng tablet dito sa ating channel. To be honest, sobrang haba siguro ng video na to na ewan ko. Ang dami ko masyadong nasabi para sa ating Huawei Mate Pad 11. Overall, para sa akin, napakabagay ng mga tablet, especially for creatives na naghahanap nga ng isang affordable touchscreen device na maganda ang specs, maganda ang performance, pero hindi naman sobrang sakit sa bulsa natin. Nababagay syempre again nga sa mga creatives natin and nababagay din para doon sa mga naghahanap ng isang magandang performing na laptop pero nandoon sa isang compact design at mas affordable price. Syempre, mas maganda rin ang versatility ng mga tablets natin, lalo na't marami ng tablets ang merong keyboard attachments ngayon na pwede na rin siyang mag-act as a laptop para sa karamihan sa atin. Kung kayo nga naman ang kadalasang pinagagamitan nyo ng inyong mga laptop
laptop, eh, mga basic work lang din. Kuni mga Microsoft Office apps, o kaya mag-email, o kaya mag-browse sa ating mga PC, o kaya mga laptop, eh, baka gusto nyong i-reconsider or i-check out ang mga tablets nowadays, at baka maging magandang substitute or option na ang mga tablet na katulad ng MatePad 11 para sa inyo. Ang kinaganda pa ng MatePad 11, eh, with the features na kasama ng tablet na to, ang magandang screen natin, magandang processor natin, and of course, overall, ang smooth at immersive experience natin, eh, syempre, sulit na sulit ka na sa 26,999 pesos. Meron din kasi mga tablet na nag-offer din naman ng mga same features, pero syempre, since galing din sa mga reliable or mga sikat na brand, eh, mas mahal dito sa ating Huawei MatePad 11. Maganda siyang entry-level tablet para doon sa mga naghahanap ng device for basic to advanced level works, especially for creativity. Anyway, yun na ang masasabi ko guys para sa ating Huawei MatePad 11. Medyo napahaba-haba ang video natin. Kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions para sa ating video, i-comment nyo na lang yan down below. Kung ano man ang tingin nyo sa ating Huawei MatePad 11, curious ako, i-comment nyo lang down below kung nagustuhan nyo ba ang device ito, or kung magsistick pa rin ba tayo sa mga laptops katulad ng mga MateBook series laptops ng Huawei. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, eh, mag-subscribe na lang by clicking the subscribe button down below at i-hit ang bell button para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!